panahon. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? As an Inquirer article, today, nakalagay na yung mga tinanggap na mga senador, ha? Cash basis daw. Tama ba yun? Actually, ang kinote si Attorney Maligod. Pero you were quoted. I just want to know names. No names. Muna. Senador lang. Yan ang tanong ko muna. Senador muna. Cash po. Cash. Hindi cheque. Meron po na MC pero hindi po nakapangalan sa senador. Yung sa lower house? Fund transfer po. Fund transfer. So nagbibigay po sila ng account number. Tapos kinikredit namin sa account nila. Account nila? Opo. Bank to bank? Yes po. Kung hindi po yung congressman, yung chief of staff, so may account number din po kami ng chief of staff, kinikredit namin sa account ng chief of staff. Sino yung maglagahatid sa mga senador ng pera? Sa senador po kasi sir, pupunta po yung mga chief of staff sa office. So ang nangyayari po... Sinusundo yung pera, hindi hinahatid yung pera? Hindi po. Pero may instances po na hindi ayaw po naman magkomento. Si Ms. Napoles, pinapaprepare niya sa amin yung pera. So, let's say, 20 million. Tapos sabi niya, may kausap siyang senador. Hindi naman niya binabanggit sa amin. May kausap siyang senador. Dadali niya yung pera na yun. So, pag namininig sila. So, si Ms. Napoles mismo? Pero sa chief of staff po, pupunta po sa opisina, kinukuha nila yung pera. Or sometimes, kasama po sila sa banko sa pag-withdraw ng ng pera. Ilan bang senador ang involved dito? Ayaw daw yung punyong magsumagod. Tapos, hindi mo matandaan kung ilan ba talaga yung foundations na tinayon ninyo o malaman? Natatandaan ko po. Natatandaan yes, mo? Po. Masasabi mo ngayon? Yes po. Sige, pakisabi na. Unang itinayon ni Mr. Paulus yung tatlong foundation, no? The Philippine Social Development Foundation. Headed by Ms. Evelyn De Leon. And then, second is Marina Sunyas, the People's Organization for Progress Development Foundation, the POBDF. And then the third is the Masaganang Ani para sa Magsasaka Foundation. That's the Mamfi? Yes, the Mamfi. Marina Cortez Sula, Marina C. Sula. And then, pumasok po yung foundation ko, the Social Development Program for Farmers Foundation. SDBFFI. Yes. So that's Ben Hart. There's truth. And then yung ano po, yung kininto ang alay sa Magsasaka Foundation, dyan din pamangkin po ni Ms. Napoles. And then the Abundant Harvest for People's Foundation, Vanessa Eman, siya po yung OFW ngayon. Nasa ibang bansa na. And then si Bukirin Tanglaw Foundation, siya po yung mother ko, na ang nakalagay po doon was Artudes Kilakila, pero yung ano niya is Artudes Bui, pero hindi po siya yung pumirma doon sa SEC. And then Talampan Sang Among Utod, Kaksimangwa Foundation, this is Jesus Castillo, Micro-Agri Business Citizens Foundation. Ito po yung ang presidente nito. Kapatid po ni Ms. Napoles, si Ronald Francisco Lim. And then si Gintong Pangkabuhayan Foundation, si Eulogio Rodriguez. Ito po yung driver ni Ms. Napoles. Saganang Buhay. Yung presidente, yung driver. Yes po. Tapos yung Saganang Buhay sa ating foundation, ito po yung katulong ni Ms. Napoles. Si Lilian Espanyol. Masaganang Buhay Foundation, ang presidente po nito si Lorna Ramirez. Asawa po siya ng security ni Ms. Napoles.
karamihan sa Magsasaka Foundation, ito po yung Magbubukid Foundation, ito po yung admin officer namin sa GLN Corporation, si Centricio Guma Felix. Tapos meron din po siya trading na Simcom Trading. Simcom Trading? Yes, oh, alam siya yung supplier din. And then si Evelyn De Leon sa Philippine Social, meron siyang trading, Lichon Trading. Lichon Trading, yes. Sa kanya yun. Lichon Trading. Tapos kasaganahan, para sa Magsasaka Foundation, ito naman po yung si Genevieve Puy. Kasama rin siya sa incorporator ng JCLN Global Properties kung saan pinili namin yung mga properties hindi sa Molex. So, kompleto ba po yun? Taklaw para sa Magsasaka Foundation, ito po yung katulong ni Ms. Napoles, si Nova K. Batal. Tapos nung umalis na si Nova, kasi pumalit na po yung isang kasama namin sa office, si Ms. Mary Arlene Baltasar. And then, Countrywide Agri Economic Development Foundation, ang presidente po nito ay pamangkin po ng isang kasama namin sa opisina, si Sigmund Briones. Yun po yung foundation. Tapos po yung foundation na nabanggit po, na nabanggit po yung mga Tanglaw, sa Ganang Buhay, ginamit po yun ni Ms. Napoles dito po sa DAR, sa Malampaya. Sa DAR at Malampaya. So, yung hatian, anong kalakaran na usual? Ano po, 50%. Alam mo pa kung anong floor kang nakaka siya? Alam po yung office na pinuntahan ko. Alam ko. Hindi ko matanda, pero alam ko po yung office na pinuntahan ko. Hindi mo pwede sabihin yung pangalan. Palaya. Initial. Sexy. Sexy. Palayaw, yun yung palayaw. Pero pwede mong tanongin ang sexy kung lalaki o babae? Yung sexy ba, lalaki o babae? Lalaki. Slogan nung senador. Kung bakit kayo din takot, o bakit ganito yung nangyayari sa inyo, dahil tingin nyo, sa bawat sangay ng gobyerno ay meron siyang Yes po, yes po. Pero po naman ang tiwala niyo ngayon sa DOJ. Yes po. Naniniwala kayong talagang tututuhanin yung mga kaso na ito. Yes po. Sabi sa diaryo kasi, sinasabi ni Ms. Napoles, hindi daw siya mastermind. Meron pa daw mas mastermind. May alam ka ba dito? Wala po. Siya ang mastermind. Siya kasi siya po yung boss ko. So ibig sabihin lang, meron lang siyang mga kadir. Pero yes, sa personal knowledge mo, siya na ang pinakamay alam nitong lahat. Yes, at siya ang gumawa ng scheme o scam o makinarya para ma-convert yung pera ng gobyerno sa kanyang personal na ikitain. Yes po, sir. Walo lang ba ang NGO ni Napoles? 20 po. Yung walo po, kasi yun yung sa PILAF na ginamit niya. Tapos meron siyang the remaining na ginamit niya sa DAR. Yung kwento niya tungkol sa call sa India ba o sa Indonesia, kung saan, totoo ba yun o hindi sa pagkakala mo? Hindi po. Walang ganun? Wala po. Magaling kang gumayon ng pirma? Okay lang. Okay lang po. Isang tanong kaugnay sa hindi pagbanggit ng pangalan, tutukuyin ko kay Secretary Dirimo mamaya. Curious lang ako, sabi mo yung sexy lalaki, paano nangyari yun? Kasi po, mahilig sa... Hindi po, nung una po kasi ano siya, mataba daw, tapos biglang pumayat, kaya sexy na ang tawag na. I would like to place on the record, matagal na ho akong payat, ha? At yung kasama ko dito, mataba pa rin daw. Ha? Mr. Chairman, ako pumapayat na ako, pero palagay ko, hindi naman ako si sexy, ano? Leonard? Mabuti yung maliwanag. Hindi po. To placate the concern of others, perhaps with basis or without, na handle to hinahandle si Ginoong Luy na ganito sa direksyon to, at hindi yung
Kung sinong tamaan, bahala na sila. Yan po ang attitude namin ngayon. Kung sinong tamaan, so be it.